Hello! Magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Health. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Health, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis, check, dapat may notebook o sagutang papel, check, hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa positibong pananaw sa angkop na paraan. Alam mo ba na may mga pagkakataon na dapat ipahayag ang ating mga nararamdaman? Na may mga sitwasyon na kailangan angkop ang damdamin na dapat nating ipakita? Alam kong ikaw ay isang masiyahing bata, kaya naman mapahahalagahan mo ang iyong damdamin sa lahat ng pagkakataon at maipapahayag mo ang mga ito sa wastong pamamaraan dahil malaking bagay ito sa iyong pakikipagkapwa-tao. Para sa alamin, ang module na ito ay binuo at isinulat sa paraang mauunawaan ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang para sa asignaturang kalusugan sa ikatlong markahan. Ito ay magsisilbing pantulong upang matutuhan ng mga mag-aaral ang pagpapahayag ng positibong pananaw sa angkop na paraan. Para sa subukin, isulat ang masayang muka kung tama ang damdamin ng tauhan sa bawat kaisipan at malungkot na mukha kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, masayang inalalayang maglakad ang kamag-aral na hirap sa paglalakad. Number 2, ipinaliliwanag ang gagawin sa kamag-aral na mahina ang pandinig. Number 3, laging sinisigawan ang kamag-aral na kausap. Number 4, tinuturuan na magsulat at magbasa ang kamag-aral na may kapansanan. Number 5, nakikipaglaro sa bagong lipat kapitbahay. Para sa tuklasin, basahin at tunawain ang talata. May mga pagkakataon na dapat ipahayag ang ating mga nararamdaman. Sa panahon na tayo ay may kausap, masaya o malungkot, galit o natatakot, nabigla o nag-aalala, at sa bawat sitwasyon ay may mga angkop na damdamin ang dapat na ipakita. Ito ay isa sa mga paraan upang higit nila tayong maintindihan sa kung ano man ang nais nating sabihin sa kanila. Kailangan nating pahalagahan ang ating mga damdamin sa lahat ng pagkakataon. Dapat nating malaman na ang pagpapahayag ng damdamin sa wastong pamamaraan ay isang mahalagang bagay upang makipagkapwa-tao. Para sa pagyamanin, gawain 1, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, kailan ka lubos at dapat na masaya? A. Kapag nakalalamang sa kapwa? B. Kapag may umiiyak na kamag-aral? C. Kapag nakagagawa ng mabuti sa kapwa? D. Kapag napaiyak ang iyong kapatid? Number 2, kailan ka naman nalulungkot? A. Kapag maraming ulam? B. Kapag bumagsak sa pagsusulit? C. Kapag may bagong laruan? D. Kapag sabay-sabay kumain? Number 3. Kailan mo nararamdaman ang kalungkutan? A. Kapag hinabol ng aso? B. Kapag kalaro ang kapatid? C. Kapag napaso ng mainit na tubig? D. Kapag mag-isa sa bahay at walang makalaro at makausap? Number 4, kailan ka masaya?
A. Kapag nadapa ang aking kamag-aral. B. Kapag napagalitan ako. C. Kapag binigyan ako ng regalo. D. Kapag inaway ako. Number 5. Kailan ka dapat magkaroon ng lakas ng loob? A. Kapag may bagong laruan. B. Kapag natutulog mag-isa. C. Kapag may nais ipagmayabang. D. Kapag nagkamali ang kalaro. Para sa gawain 2, lagyan ng check kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng wastong paraan ng pagpapahayag ng damdamin at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, agad na nagalit si Aga dahil pinakialamanan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang gamit. Number 2, masayang tinanggap ni Luisa ang regalo mula sa kanyang ninong. Number 3, padabog na naghugas ng pinagkainan si Alice. Number 4, tinanggap ni Rosa ang mga puna ng kanyang guro sa nagawa niyang pagkakamali. Number 5, nagpasalamat si Dana sa ginawang pagtulong sa kanya ni Martin. Para sa gawain 3, basahin ang sitwasyon sa loob ng kahon at alamin kung ano ang dapat gawin. Isulat ang tama kung ito ay dapat mong gawin at mali kung hindi sa iyong sagutang papel. Ito ang sitwasyon, kinakabahan ka sa pagpasok sa iyong bagong paaralan. Ano ang dapat mong gawin? Number 1, hindi ako makikipaglaro sa aking mga bagong kaklase. Number 2, magmumukmok na lamang ako sa aming silid-aralan. Number 3, makikipaglaro ako sa aking mga bagong kaibigan. Number 4, hindi ako makikipag-usap kahit na kanino. Number 5, laging sasabay sa aking kamag-aral sa pag-uwi. Para sa isagawa, tukuyin ang wastong damdamin na ipinapahayag sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ito ang mga pagpipilian: A. Masaya, B. Malungkot, C. Nagulat, D. Natakot. Number 1, nakakuha si Luis ng mataas na marka sa kanilang pagsusulit. Number 2, nasalubong ni Rosa ang malaking aso sa kanyang pag-uwi. Number 3, sumakit ang ngipin mo sa kinain mong tsokolate. Number 4, nakita mong tinutokso ng ibang bata ang kamag-aral mo. Number 5, nag-iisa ka sa bahay habang umuulan at kumikidlat. Para sa tayahin, tukuyin ang positibong pananaw na angkop sa paraan ng bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, nawala ang iyong bagong krayola. A. Iiyak na lamang. B. Bubuksan ang bag ng kaklase. C. Maghahanap ng mahinahon. D. Uuwi at magsusumbong sa nanay. Number 2, hindi mo nagustuhan ang regalo ng iyong ninang. A. Palihim na itatapon. B. Tatanggapin at magpapasalamat. C. Sisimangot at magdadabog. D. Ibabalik at sasabihing ayaw mo ito. Number 3. Natalo ka sa sinalihang paligsahan. A. Mawawalan ng pag-asa. B. Aawayin ng nanalo. C. Iiyak sa maraming tao. D. Nakangiting tatanggapin ang pagkatalo. Number 4. Nakakuha ka ng mababang marka sa pagsusulit. A. Pupunitin ang papel sa pagsusulit. B. Mangangakong pagbubutihin sa susunod. C. Ililihim sa magulang. D. Matatakot na mapagalitan ng magulang. Number 5. Nabasag mo ang paboritong paso ng iyong nanay. A. Ililihim mo ito sa iyong nanay. B. Sasabihing nabasag ng iyong nakababatang kapatid. C. Magtatapat at hihingi ng paumanhin. D. Iiyak ng iiyak dahil sa takot. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay iguhit sa sagutang papel ang masayang muka kung ito ay angkop na paraan ng pagpapahayag ng damdamin at malungkot na muka kung hindi. Number 1, nagalit ka nang nakita mong nasira ng iyong kapatid ang iyong laruan. Number 2, nagpasalamat ka nang payagan kang maglaro sa labas. Number 3, tuwang-tuwa sa pasalubong na dala ni tatay.
Number 4, buong tapang kang natulog mag-isa sa iyong kwarto. Number 5, masaya ka para sa pagkakapanalo ng iyong kamag-aral sa paligsahan. Maraming salamat mga bata. Tandaan, sa bawat sitwasyon na iyong nararanasan, matutong magpahayag ng damdamin sa angkop at positibong paraan. Sa ganitong pagkakataon, ikaw ay natututong makipagkapwa-tao. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!